Alright, so welcome again sa ating YouTube channel. This is Blackman Moto. At may pag-uusapan tayong isang unit ng motorcycle ngayon na 125 series na scooter. So alam naman natin na pagdating sa mga scooter ay napakadami natin nakikita sa mga kalsada. Nandyan ang Honda Click 125, and then nandyan si Bergman Suzuki 125, and then napakadaming model ni Yamaha pagdating sa scooter. 110, 115, and then may 125 din sila. So this time, pag-uusapan natin ang, nakikita nyo naman ang Miu 125S or Yamaha Miu I 125S. So 125 series siya, 125 model ng Yamaha. At ano ba yung mga special features, reviews, and specifications ng motor na to? Kung bakit kailangan nating mga bagay na dapat natin consider bago natin bilhin ang unit na ito. Alright, so kung gusto niyo pong mapanood, tapusin po natin ang video nito hanggang sa dulo at ipapakita din natin yung test drive natin. Kung ano ba yung mga observation, yung mga experience natin during the test drive. Alright, stay tuned! Alright, disclaimer lang po, ay hindi ako expert pagdating sa mga review ng mga motorcycle. So kung alam po yung mga masasabi ko, po yung mga opinion ko lamang at may kanya-kanya naman tayong opinion pagdating sa mga review sa motorcycle. So unahin po natin itong review natin sa Miu I-125S. Pagdating po dito sa gulong muna tayo, sa gulong. So yung gulong po niya is, ang size po is 70 by 90 by 14 yung kanyang gulong, and then tubeless ang kanyang gulong. Ang ayan po yung unahan ay 1790x14. Ang likod po ay sa kina natin yung sukat sa likod. Sukat sa likod is 1890x14. Ang sukat sa likod ng kanyang gulong. And then ang kagandahan dito, napansin ko kagandahan, isa sa maganda. Napansin ko dito sa Miu na to ay yung naka-imbos po yung name na Miu. Okay, naka-imbos yung pangalang Miu. So pakita natin. Naka-embossed, 'di ba? Ang kapal ng pagkakalagay, oh. Kapal. And then at the same time, matibay naman, hindi din basta-basta matatanggal. And then ang kanya pong suspension sa unahan, okay? Telescopic fork suspension, telescopic po yung kanyang suspension dito sa unahan. And then ang kanya pong brake is disc brake na dito sa unahan, at sa likod, yung brake po sa likod is drum brake pa din. So, and then pagdating naman po sa mga special features ng motor na to, siya po ay may tinatawag na stop and start system. So ano ba itong stop and start system? So ang kagandahan po dito, for example, ito po ay maganda sa mga traffic. Okay, sa mga traffic. For example po, ay mahabang-mahaba yung traffic, and then kailangan talaga tumigil. Automatic po, within 5 seconds, namamatay po yung makina. And then pigayin lang natin ng konti yung throttle, so mabubuhay ulit siya. So mas maganda yung features na yun kasi nakakatipid siya sa gasolina. Ang isa pa sa pinakamagandang na kita ko sa feature ng motor na to is meron siyang integrated key shutter. So pakita natin yung key shutter dito. Okay, so pag binuto natin yung susi, pwede natin siyang i-close. Okay, and then pag i-open natin, of course, ay gamitan lang natin din ng susi. Okay, and then hindi lang yon, may tinatawag din siyang answer back key system. Kung saan, ito yung the latest in anti-theft technology and sound location design. So, kapag hinahanap mo yung motor mo, so pinutin mo lang yung remote nito, so wala pala kasing battery eh. And then, iilaw, and then tutunog yung motor mo kung nasaan. Okay, yun yung pinakang nagustuhan ko sa features ng unit na to, na Miu I-125S. Okay, sa fuel capacity naman, ang full tank po nitong motor na to, so pakita ko din po sa inyo yung U-box. Okay, ito po yung U-box niya. So, ito po yung U-box. Yan, walang laman. Hindi naman kasha ang full face at dito. So, ibang gamit lang ang pwedeng kasha dito. Bag natin o ibang gamit natin na pwede natin ilagay dyan. And dito po yung fuel tank capacity is 4.2 liters. So, may laman pa naman. Wow! May laman pa naman. 4.2 liters po ang full tank ng ating tanke nito. And then, ang kanya pong maximum torque is 9.6 Newton meter and 5,500 RPM. And then, siya din po ay hindi na carburetor. Siya po ay fuel injection na. Kaya medyo matipid na din siya sa gasolina. Tayo sa minimum ground clearance. Okay, minimum ground clearance itong motor na to is 135 mm. Ang kanyang minimum ground clearance. Medyo mababa.
At yun naman talaga is ano naman eh, sa standard na pagdating sa mga scooter series, except lang kay ADB 150 na talaga napakataas ng kanyang ground clearance. And then ang kanyang maximum torque, okay, nabanggit ko na kanina, 9.6 Nm and 5,500 RPM. And then ang kanyang displacement, of course, is 125 kasi 125 MIUI-S siya. And then ang kanya pong starting system, okay, starting system po, ipapakita ko po sa inyo. And then ano pa na siya, blue core na din. Ang kanyang starting system po is may kickstart siya. May kickstart, so nasaan yung kickstart? Dito pala ang kickstart ito. Hindi ko na nagagamit ng kickstart. And then, ay, ano din siya? Push button. Ang kanya pong starting system. At isa pa sa napansin ko na magandang klase dito sa body ng motorsiklo na to is para siyang ano, may carbon fiber yung slide, yung side dito sa may panel board. Pakita natin. Para siyang carbon fiber. Then at the same time, unahan niya. Carbon fiber sa may unahan. Ito. May carbon fiber din. Mukhang carbon fiber. And then pati yung sa likod. Okay? Itong M-shape. Okay, ito pala isang magandang ano din ng MIU na to ha. M-shape na po dito sa likod. All right. Yan. And then doon sa may ano niya sa may tambutso. Okay, yung cover is parang may carbon fiber na din. Okay? And then ang langis po na capacity po nito na langis is 800 ml. Okay, 800 ml ang pwedeng ilagay. Yung kanya mga ilaw ay hindi pa LED. So mga bulb pa lang siya. Okay, halogen. Halogen bulb pa din. Okay? And then may high and low din. And then papakita natin dito sa panel board. Itong letter A dito, ito yung automatic na ano eh. Na itong letter A na to, ito yung, yan, itong letter A na yan, siya yung kapag nasa traffic, iilaw yan kapag mamatay yung makina. And then, iilaw din siya pag mabubuhay. Okay? Diyan natin makikita. And then, hindi siya digital ng kanyang panel board. Siya yung analog pa din. Nakikita natin dyan, speed, and then yung odo. And then, same lang ng mga halos nakikita natin na hindi pa digital na panel board. Ay ang kanya pong engine type is force air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, and 2-valve. So, unlike kay Honda Click 125, siya lang yung 125 series na naka-liquid-cooled na. So, ito si MIUI 125S ay air-cooled pa din. Okay? So, yan po yung konting review natin dito sa MIUI 125S. At te-testing naman natin kung ano yung performance. So, te-test na tayo po natin at samahan niyo po ako na i-test drive ito at tingnan natin kung ano yung ma-observe natin, ano yung ma-experience natin. Alright? Alright! Ito na nga, i-test drive natin ang MIUI 125S. First impression natin. Hatawin agad natin ng konti. Papalo agad. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, madali naman makuha yung tuloy-tuloy naman. Maganda. So, kayang pumalo ng isandaan mahigit. Papaloin natin ng 100 mahigit kung kaya. Okay. Kayang-kaya naman. Medyo mahangin pa ng konti. At salamat nga pala kay Ma'am Daisy sa pagpapahiram ng motor na to. Hindi kasi to sa akin eh. Alright, salamat ma'am for allowing me to use your motorcycle sa vlog natin, sa review natin. At alright. Test drive, okay naman. Medyo kanina kasi nagamit ko na to kanina. Kaya lang may angkas ako. So reklamo ng angkas ko, medyo mangalay daw. So siguro na nanibago lang. At medyo napansin ko after 25 minutes ng travel ko kanina, medyo sumakit sa likod, medyo nangalay yung likod ko, medyo sumakit ng konti. Siguro hindi lang sanay ano. So konting adjustment lang talaga ang gagawin. Alright, and so matotal, okay to. Thumbs up itong motor to sa akin. Kahit medyo maliit yung body, yung features naman ay quality. Okay, sa bilis, normal na 125. Talaga huwag natin expect na makakasabay tayo sa mga 150cc. Okay? Okay, ganda. Mabilis. Quality. Hindi siya masyadong magalaw. Yung vibration,
wala halos vibration eh. Okay to, pasado. Tigil lang tayo dito ng konti. Tigil tayo. May tingnan natin kung ilang seconds bago mamatay yung makina. Bilang lang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Oy, 5 seconds, sakto talaga. Okay, 5 seconds. Okay, salamat po sa inyong panood. At okay po itong motor na to sa atin. Okay? Pasado. 1 hour later. Okay, so pagdating naman sa price ng motosiklo ito, Mio I125S 2020 model. So ang cash niya po is 75,200 pesos. So sa installment siya po ay pwede ka mag-down ng 6,900. And then for 12 months, 7,355. 24 months, 4,340. 36 months and 3,335. So kapag updated naman sa mga sa pagbayad is may rebate pa siya na 200 pesos kung ako hindi nagkakamali. So sa tingin natin, sa tingin ko ha, maganda tong motorcycle na to. Maganda ang specifications kasi pagdating sa fuel consumption, panalo. Kasi na-test drive ko kanina, nakita ko kanina yung biyahe ko, 50 kilometers. Lampas ng 50 kilometers ang isang liter niya. Okay, so sa presyo na 75,200, so panalo na pagdating dito sa unit na ito. So alam naman natin na madami nagsasabi na pang babae lang ang motor na to. Okay? So hindi. Hindi lang pang babae. Napakadami din mga lalaki ang nakikita ko na gumagamit ng Mio I125S. At kasi maganda kasi Yamaha. Branded siya. Okay, so okay, ito po yung ating counting review sa motor na to. At kung kayo po yung may mga suggestion, kung kayo po yung may mga comments, so pakicomment na lang dyan sa ating baba upang mabasa natin at upang makatulong sa ating mga viewers. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood and don't forget to subscribe, like ang video natin ito. Alright, makita-kita ulit po tayo sa mga susunod na video.